pampainit at pampagana. Yan ang madalas na sinasabi ng mga mahilig sa soup number 5 na gawa sa ari ng baka. Pero ang soup number 5 na gawa naman sa ari ng kambing, may ibubuga kaya? Sani, ano bang lulutuin natin dito kasi parang nakakita ako ng ano, parang kakaiba to. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. So, ito yung pinaka bat and balls. Ano so, yung bat and balls, Sani? So, ito yung bat. Kumbaga sa ano, ito yung pinaka. Yung labasa ng dumi. Pwede ba natin siyang tawaging ari ng kambing? Ah, ari ano? Ng kambing. Oo. Ay, nako. So, ito yung pinaka balls naman niya. Ng kambing? Ang laki. Yes, yes. Oo. So, maliit lang siya. So, although ganyan lang siya kaliit, eh, pero very effective. Para siyang aphrodisiac. Actually, sige. Nakaka-high blood to. Ah, nakaka-high blood. Oo, siya. Pag hindi ka natirhan. Ang soup number 5 version ni Sunny, tinawag nilang sinigang na bat and balls ng kambing. Ang mga sahog kasi nito, nahahambing sa paborito nating sinigang. Pakukuluan muna sa loob ng 20 minuto ang bat and balls ng kambing. Para mawala ang anggo o malansang amoy nito, lalagyan ito ng dahon ng laurel, pamintang buo at tanglad. Sa isang kawali, magigisa naman ng bawang at sibuyas. Sunod na igigisa ang luya at kamatis. So after the kamatis, lalagay na natin yung pinakamit natin. Lalagay na natin yung pinakamit ng kambing. Yung ari ng, at ari at saka laman. Oo, ari at ng kambing. Okay. Bukan nga so, natin lalagyan yan. Lalagyan ko na siya ng sabaw. Alam mo, nag-iinit na ako ngayon pa lang, Chef. Nag-iinit na ako ngayon pa lang. Dahil oh, yung kalat. At saka ano, yung amoy niya. Ang sarap nung amoy niya. Ay lang natin kumulo. Okay. Pagkakulo niya, pwede na yan. So now, isubukan naman natin yung pinaka... balls. Oo. Oh, oh. Sige, unahin muna natin yung... shack. So ito siya. So excited na siya. Parang naniinit na ako, Chef! Parang laman loob na yung texture nito. Parang laman loob. Pero wala siyang langsa. Wala siyang anggo. Ang sarap. Ayon sa Professor of Anthropology ng University of the Philippines, Diliman, na si Professor Nestor Castro, ang pagkain ng mga lutuing may sangkap na ari ng hayop, pati na ang paniniwala natin na aphrodisiac ang mga ito, may kinalaman sa konsepto ng power of belief at imitative magic. Ang mga ari ng mga hayop na kinakain ay pinapaniwala ang may aphrodisiac qualities. Sa amin sa anthropology, tinatawag namin itong imitative magic. Yung imitative magic, ito yung konsepto na ang isang bagay at ang kamukha nun ay merong apekto sa isa't isa. So kung kakainin mo yung ari halimbawa ng kambing o ng kabayo at alam natin yun ay mahaba, o yun ay matigas, ganun din ang mangyayari sa ari mo. Okay, so ito na yung, ano, chef, yung pinaka... balls. Okay. O, yan. Yung pinaka-balls. Ito na yun. Yes, okay. Oh. Ito yung pinatikim sa atin kanina ni chef na lasang balot. Yes, oh. So, tikman natin kung lasang balot pa rin siya, no? Ngayong sinigang na talaga siya. Ito siya. Nag-iba yung texture niya. Yes, oh. Hindi na siya parang balot. More on, parang na siyang lamang loob. Dating na. Parang atay na lasa. Parang ganun na. Parang atay na yung lasa niya at saka texture niya. Sarap siya, di ba? Masarap yung laman niya. Ang sarap. Napakalambot. At saka, it's a different experience. Hindi siya yung typical na ano. Exotic siya kung exotic.